Good day everyone! Today po is ipakikilala ko na po ang aking tatlong fur babies. So, this is our first baby, Zia. Si Zia po ay 5 months old. Siya po ang pinakauna naming baby. Actually po, nung bumili po namin siya is hindi po namin alam kung pure ba po talaga siya or hindi, kasi po advice po sa amin ng doktor tuwing tinatanong po namin is malalaman mo lang daw po yung breed ng puppy mo kung aabot na po ng 4 to 6 months. Ngayon po, nung nag 5 months na po si Zia, nakita po namin na hindi po siya pure kasi po mahaba po ang kanyang nguso. Pero kahit po ganon, si Zia po ay malambing, cute, tsaka makulit. Lagi pong iniihian ng aming bagong labang pamunas. Sa totoo lang po, hindi pa po namin alam kung ano po talaga yung breed niya talaga, kung ano po yung mix niya, maliban po sa siya ay Shih Tzu. Okay lang po, love-love po namin si Zia kasi cute-cute naman po yung baby na yan. Kahit naman po ano yung breed ng aso nyo, basta napamahal na po sa inyo, okay na po yun. So, this is our second baby, Chawla. Si Chawla po ay may breed na Shih Tzu at may halo po siyang liver line. Si Chawla po ang second puppy po namin at siya po ay 4 months old. Siya po ay suplado. Pero, sweet naman po. Si Chawla po minsan, pihikan din. At ayan po, makulit po talaga sila, pero mabait po sila. At sa nagsasabi na expensive daw ang pagpaalaga sa kanila, so medyo po. Pero okay naman po kasi, worth it naman po kasi papawala po sila ng pagod at stress maliban po sa aming totoong baby na si Lay. Si Chawla po ay suplado at makulit. This is our baby bunso, Liam. Si Liam po ay 3 months old. Siya po ay sweet at mabait. Lagi lang po itong nagtatago tuwing napapagalitan ni Daddy pag pinapalo kasi minsan nauubos na po yung chinelas ng ate Lay namin sa kakangat-ngat. Kahit po ganon, love-love pa rin yan si Liam. Lagi po itong umiiyak at medyo seloso din po pag naiiwan po siya mag-isa sa kulungan. Iyak po ng iyak to. Kasi gusto niya rin lumabas. Ngayon po, is doble po yung pag-iingat namin at pag-aalaga sa kanya. Kasi po, may sakit po siya sa balat niya. Nagkakaroon po siya ng parang dandruff po. Pero trinitreat po namin sa pamagitan ng Betadine. Kasi yun lang din po yung advice sa amin ng doktor po. At saka po, sa pag-aalaga ng aso, dapat po, hindi po natin sila pinapabayaan na ma-expose po sa dumi kasi yun din po yung nagdadala ng sakit sa kanila po. At sana po yung sahig po natin is huwag po hayaan na may mga maliliit po na bagay na pwede nilang malunok at ma-choke po sila. Huwag dumulikot-likot na ng baby na yan ah. Si Liam po is 3 months old na po. Yung pagitan lang po nila is 1 month old lang po. So yun lang. Goodbye. So yun po ang aming makukulit na fur babies. Kahit po minsan po makukulit, nagmamatingat ng mga gamit namin. Tapos po kung saan-saan lang po minsan dumi-dumi kasi iniiwasan pa po talaga namin sila na ma-expose po sa labas kasi usually yun po yung cause ng distant fur po tsaka yung ng parvovirus po na pwede po nilang ikamatay po. Tsaka nagkakos po ng sakit sa kanila. Po, kaya po ganun kasi mas okay na rin po yun na dito na lang po lunisin yung dumi nila sa loob ng bahay kasi mas lalo na baby pa po sila. Kahit po tapos na po yung box nila is kailangan po rin silang ingatan kasi
Kaya hanggang hindi pa sila tumutungtong ng 6 to 1 year old, prone pa rin po sila sa sakit. Thank you po and goodbye.